bawal lumabas. Oh, Kuya Fernan. Tapos yung sponsor. Ano? Bike check natin yung bike mo. Bike mo ba yan? Hindi. Ah, ito. Bagong bili ko nga pala to. Hindi, yung bagor yun. Naka-ano na. Naka-ready na talaga umalis, di ba? Kaya bags parang ilang days pa. Lamas ng hangin. Pakinig kaya to. Saan pa yung direksyon? O sige, test natin. So, nandito tayo ngayon sa ano, sa ano ba tawag nito, New Barua Trail, New Barua City Trail dito sa industrial area. So nandito ngayon siya, ano. Pakilala ka na, Brad. Yeah. Ako pala si ano, si Nilo, Nilo Cuenca. And I belong to ano, Tropang 6. Tropang 6 under PFMB. Hello. Paano ka nag-start mag-bike? Yung sports ko talaga was badminton, and then gawa ka ng pandemic, so kailangan ng fitness pa din. So na-impluwensyahan ako ng ano ng mga kaibigan to try mountain biking, tsaka nag-venture na rin into road cycling. Tapos ngayon balik ulit sa MTB kasi iba yung trail talaga sa MTB. First bike ko was Twitter Mantis na ano na budget meal na ano na MTB. So doon ako nagsimula. And then yung kasunod is ano road bike na Canyon Exceed. And then ito na yun, Canyon Exceed for MTB. First train. So nung nagsimula ka mag-bike, sigurado ako first initial reaction mo, ang mahal naman ng mga bike. Ay grabe, oh, sabi ko. Actually nung binili ko yung Twitter, sabi ko, ito na yun, sabi ko, kontento na ako dito. Tapos sabi ko, medyo luho na kapag mag-upgrade. So sabi ko, okay na to sa akin, at least nakapag-exercise. Pero as you go along your ano your mountain bike sessions with friends, alam mo yun, nakikita mo yung mga gamit, and then actually naiisip ko na mag-upgrade mo naman. So actually yung ano yung ina-upgrade natin is yung comfort. Comfort, no? So anyways, ganyan talaga pag nagsisimula, akala nila ano, no? Napudol din ako. Napudol. So nahit ka rin pala ng ano, upgradeitis. No? Upgradeitis, nagkakasakit din. Kakasakit lang ngayon, nakakagamot. Yan yung ano, N+1. Yan na yung ano, yung N+1 variant. Kakaibang variant. Kakaibang variant, N+1. So, pangatlong bike mo na yan, no? Yes, pangatlo na. And hopefully, ito na yun. Hindi pa. Malakas ang N+1 variant, no? Anyways, ibig ko sabihin, paano ka nag-decide para Canyon yung kunin mo? Actually kasi, ano, yung sa road bike ko, kakatingin ko sa, ano, sa mga videos on YouTube, and then, compared sa ibang road bike. Tapos mas maganda si Canyon kasi sa geometry niya na mas aggressive siya, and then yung feedback na stiff, yung frame napaka reactive. So I went out to look for A-Rod, Canyon A-Rod na SLX, and then na-inlove na rin sa Canyon. Tapos naghanap na rin ng MTB, so I'm actually trusting Canyon na rin. So ganyan na rin sinasabi. Ilang buwan ka nagantay? Actually, tingnan, nag-available siya yung January 8 namin na nakita sa site ng Canyon. So, in-add to cart agad. Add to cart. kasi may available size na small, kasi medyo mahirap hanapin yung size na small. And then, nung January 9 morning, chinect ko, out of stock na siya ulit. So, available na siya by the coming months pa. So, napakaswerte. Then, January 10, sinip na po siya. And then, dumating siya yung January 12 na umaga. And so, bago, fresh from the box pa po talaga. So, first, ano mo ito? First ride mo dito sa, para sa bike na to, no? First ride ko dito sa bike. So, tell me about ano naman, Cassette. Kumusta yung grupo niyo? Ayan, Cassette, pangalan ng Cassette, actually, it was named after, kasi palaging 6 p.m. yung departure ng grupo diyan sa Damuhan. And then ayan, shout out sa ano sa presidente ng Bisbang Kayla Bernal, and ayan sa buong Tropang Kasix. And actually ano siya, mga
leisure riders. And then masaya yung banding. So napaka-active ng grupo. So there doon ako nag-group and all about cycling, kung ano mga essentials in road biking, mountain biking. Anong work mo dito, sir? Yeah, I'm working as a radiologic technologist sa isang government hospital po dito sa Doha, Qatar. Hamad Hospital. Yeah. One of the best. Yeah, Hamad Hospital. Saan ka sa atin sa Pinas? Sa Bacolod, from Bacolod City. So you haven't tried riding there, right? Hindi pa. Ito na ako nagkasakit. So actually dito nag-start si Sir Nilo magbike sa Doha, Qatar. So you're looking forward ka rin siguro doon. Madaming magandang trail doon sa inyo eh. Oo, excited ka ako kasi gusto na masubukan yung trail with friends kasi may friends din ako na bike doon. So mukhang mountain biking talaga yung masaya doon. Okay. Okay, so pwede ba natin i-bike check yung bike mo ngayon? Yes, sir. Explain mo na. So, we got the Canyon Exceed. Carbon po siya, carbon body. Anong ano to? 2022 model? 29'er, size na small. Anong year model to? 2022, yan. Fresh from ano to? Fresh from Germany, no? Yes. Yeah, so dating lang ng January 12. So, meron tayong equipped siya with Shimano SLX. Yep. And Fox Rhythm 32 na. Rhythm 32. The front suspension, Hardtail. Okay. Ayan. Have you tried riding full suspension? Not yet. Pero gusto mo din? Maybe in the future. Sige, balik tayo sa bike mo. So it's a Canyon Exceed 29er size small, no? Yes. Ang height mo is ang height ko is nasa 5'4. 5'4. So napaka-importante talaga ang bike fit sa lalo na sa mountain bike, no? So check niyo maigi kung anong size yung kukunin niyo bago kayo bumili. Yeah. And one thing maganda sa Canyon kasi you can determine your size kasi medyo kakaiba yung sizing ng Canyon. So you can put in there your height, uh-huh, in centimeter, tapos yung inseam length. Uh-oh. And then they will prescribe you the best fit. So website yan, no? So website. Sa site mismo. So, before you buy your bike, make sure na tama yung geometry ng bike na kukunin nyo para hindi masayang yung pera ninyo. Yes. Kasi pag hindi maganda yung size ng bike, ibig sabihin pag hindi akma sa inyo is talagang ma-compromise yung comfort, no? Comfort tsaka safety, handling. Yes. Kasi pag hindi maganda yung size ng bike mo, masyadong malaki sa'yo, is prone siya sa bad handling. Yes. So experience ko sa first hand. 3 weeks later. Okay, so medyo nagka-problema tayo dun sa GoPro. So balik tayo, gamitin naman natin tong Note 20 natin. So explain mo ulit yung kasama sa bike mo na yan. And components. So originally yung naka-post talaga sa site nila was race-based components. So the handle part and the seat post. Pero nung dumating siya, it was not surprise kasi ibang brand ng component. And then nakita ko yung letter, no? Canyon, that they were having shortages of components, especially yung ayun nga, yung stem, yung handlebar, tsaka yung seat post na race face. So, they opted into looking for an equivalent alternative. So, I think the brand is new. Anong brand yan? Yeah, new. Yeah, new. Yung stem is also the same brand. Tapos ano siya, 80mm stem. Almost internal, na rin siya, full internal cable. Tapos, Oo nga, no? Ngayon ko lang napansin na internal cabling talaga yan, no? Grabe, ang linis niyang tignan, grabe. And then yung parang bagong feature ng kanya, kita iba kasi pinasok nila dito. Oo. Yung cables. Nandun na mismo sa Para hindi iikot yung stem to hit the frame, para maproteksyonan yung frame for possible crashes. So yes, hindi na siya nag-iikot ng physics. Oo. So yun yung nakalagay sa kanya. And then naka-remote na rin yung shocks and the airflow shock. Ang linis niya, as in walang
wala ka talaga makikita ang couple sa labas. Nakatago. Yun talaga. Yung brakes, yung sa RD. Ayan ang linis ng frame niya. Tapos ito, ano ba yun? Ah, nag-ano siya, no? Yung... Nag-i-stop siya. Nag-i-stop siya. Nasa loop na yan, internal na rin. So, bago itong component niya, no? New. As in new. And then, according to Canyon, once available yung isang component, we can aim into triple replace it. Once available na yung, ano, yung original component. So, let's see. Papadala daw sa'yo? Oo. As in? They're of the same quality lang din naman. So, nag-email din ako sa kanila. So, yun yung suggestion ko lang. Okay, it's nice. Ang ganda. Ang ganda. Ang linis. Tapos ang wheelset niya? Wheelset is DTSWISS XR17 700 na spline. Yes. So pang ano talaga to? Pang cross country, no? Yes, cross country bike. Yeah. And then Schwalbe tires, racing run, rocket run. Hindi pa siya actually tubeless nung dumating, so with tube pa. Ayan. Tubeless mo na ba? Hindi pa. Okay. So next target. Yes. Yung saddle is Sel Italia. Sel Italia? Yan. So maganda siya. Kasi medyo sumakto siya sa ano ko, sa sitting mode ko. Uh-huh. So comfortable masyado yung... Customizable ba yun? Hindi. Hindi. Uh-huh. Ayaw ko, hit and miss, no? Hit and miss. Ayaw ko, di try to require sa kanyo. Kasi gusto ko siyang naka-dropper post sana. Uh-huh. Pero sabi nila, they don't customize. They are selling it as it is. Kung ano naka-feature. So, for feature updates, talagang kailangan mo siyang ano, gawin na personally. So, wala siyang option sa kanyo. So, ito na yung pinakamatinding tanong. Magkano inabot? Yung price ng bike nasa ano siya, almost 11,000 plus. 11,000 plus. Yan ha. Reals. 11,000 plus. Pero ano yan ha? 11,999. Tapos yung shipping nasa $100. So nasa 5,000 pesos. $100? Yeah, $100. So that's 365 reals? Yes. Mura siya? Yeah, oo. Oh, mura siya? Yung masakit lang is yung tax. Nasa 786. Ah, 786. Yung tax. Qatari reals. Qatari reals. So, ang total na nagastos mo is 1,000 reals, no? 1,000 reals. Almost 1,000 plus reals. Pero ano na yun, not bad for having this kind of bike here para mapapunta mo siya dito. Kasi ano lang talaga to eh. Ang Canyon, wala talaga siyang bike shop, no? Yeah. Talagang strictly ano lang sila direct to customer na online, ano, online ordering. Yes. Tapos yun. So kita din natin yung problema ngayon sa COVID, no? Yung nagkakaubusan ng component. Yes. Ganun din explanation ng Canyon. So yes. May mga shortage sila kasi gawa ng mataas na demand. Yes. Sa mga components kasi ang daming nagbabike, no? So nag-experience sila ng shortages. So, yeah. Kaya medyo ano din, matagal din yung production ng Canyon. Kasi unang inquire ko sabi nila hindi pa available yung mga group set and also they cannot post it on their site na available na yung unit. So yun. Yeah. Anyways, yun. Thank you. So, ito makikita nyo si Nilo. Madalas to sa bike lane. HIA bike lane. Tapos mukhang mapapadalas na, na rin siya dito sa, ano, sa Barwa, ano, Barwa Trail. Alright. So, yun lang mga kapadyak. Hanap ulit tayo ng ano, next target natin. Ito si Nilo. Balik YouTube na tayo kasi wala nang masyadong activities ngayon.